bagong taon, bagong kwento ng pagsisikap at pagbangon ang muli ninyong papapasukin sa inyong mga tahanan. Nakilala ni Rafi Santos ang isang pulis na hindi bumitiw sa kanyang pangarap. Sabay-sabay tayong sumaludo sa isang sarhento na ngayon ay ganap ng abogado. Dito ba yung bayan sa akin? Oh, sir, din. Tao po! Oh, good morning po! Good morning. Ano ba tawag namin sa'yo? Attorney o sarhento? Ako lang po, eh, mas maganda siguro sarhento pa rin. Pasok mo po na kayo, papakilala ko sa mga pamilya ko po. Tila nasa cloud 9 pa rin ang 34-year-old police staff sergeant na si Adrian Ducat nang abutan namin sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Paano ba naman? Apat na beses kumuha ng bar exam si Sarge bago pumasa. So ano ang pakiramdam na ito pong kasama niyo sa bahay ay hindi na lang sarhento kundi abogado na? Attorney. Saya. Panganay sa walong anak ng isang mekaniko at isang housewife si Sarge. Namulat siya sa hirap ng buhay. Ako lahat nung naka-witness kung struggle talaga nun. Naalala ko nun ang lagi naming ulam, miswa, at saka yung sardinas na 5-5-5. Kasi kailangan marami sabaw. Kasi walo kami. Walo kami. Masarap yun, ha? Kaya lang araw-araw. Naging sandalan niya ang edukasyon kahit madalas kapos sa pera. Nung mga nasa 12-13 na ako, naisip ko, hindi dapat ganito kami. Wala kami yaman, wala kami mamanahin. Sabi ko, ang pwede ko lang gawin is mag-aral. Yun yung naging foundation ko, yun yung tumatak sa isip ko nung bata. Passion ko na yun nung bata pa lang. Kaya nga ako nung first course ko kasi is political, bachelor Polsai. Sa PUP. Bata pa lang, pangarap na niya maging abogado. Pero sa mga panahon na yun, nag-aalangan pa siya sa kanyang kakayahan kung kakasaba siya sa law school. So during that time, hindi pa buo yung loob ko kasi takot ako sa mga abogado. I know, paano sila magturo, paano sila magpa-recite, paano sila mamahiya pag hindi ka nakakasagot. Standard sa law school yun. Kumbaga, pag hindi mo kaya, huwag ka mag-law school. Naituloy ni Sarge ang pangarap na magpatuloy sa pag-aaral sa abogasya sa suporta ng mga kamag-anak at sahod niya ng maging pulis noong 2010. Ang police itong si Sergeant Ducat. At ngayong araw na ito, sisilipin natin kung anong ginagawa niya sa kanyang trabaho dito sa Camp Bagundiwa sa NCRP ko sa Taguig. Gandang umaga po, sir! Ang designation ko dito is drafter case reviewer. Usually, pag drafter ka, dinadraft namin kung ano ba yung magiging hatol sa isang police na nakasuhan. Subject for review pa rin yan ng ating buting force commander and NCRPO chief. Ganito na pa talaga ang trabaho mo dati pa? Bago ako napunta rito, Manila Police ako naka-assign noon. Kahit pagod sa trabaho, hindi pa din siya nawawalan ng lakas na harapin ng sandamakmak na libro para paghandaan ang unang take niya ng bar exam noong 2014. Konti na lang, tanaw mo na yung pangarap mo. Unang take mo ng bar. So ang ginawa ko noon, after ko ng work duty, takbo sa review center, tapos kinabukasan, balik ka na naman. Fortunately, nag-fail, pero okay lang. Sabi ko, first try, okay lang yan. During my review, usually, binabasa ko itong mga libro na ito. Sanay na siya sa mga pagsubok, kaya hindi siya nagdalawang isip na sumubok muli. 2017 na yung sumunod ko. Fortunately, yung tatay ko during that time, na-aksidente. Sinabihan nga ako ng mga kasama ko na nakakilasan sa law school, huwag ka na mag-take kasi sigurado magpe-fail ka. Yung utak mo hati eh. Gusto mo sumubok? Subukan mo na. Kasi kaysa naman walang mangyari. Nandoon na yun eh. Malay mo, di ba? Kaya lang, unfortunately, hindi naman ako pumasa. Naulit pa ito sa ikatlong beses yung pag-take ng bar exam noong 2019. Sa muling kabiguan, unti-unti nang nawawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Nababawasan na ang pag-asa at unti-unti na ding lumalabo ang pangarap. Pumasok sa utak ko, para siguro hindi para sa akin to. Mayroon pa ako narinig na pag talagang walang utak, hindi talaga papasa yan. Yun yung pinakamasakit.
pag hindi lumalabas yung pangalan mo sa pumasa, iiyak ka. Masasama yung loob mo, hindi dahil sa ano ka eh. Kasi yung mga taong nakapaligid, sinakita mo yung mukha nila. Nandulumo, ganun, nangihinayang. Yung mga taong sumuporta sa'yo, nangihinayang. Pag nakikita ko yun na ano ko, doon ako nahihirapan. If you want to reach your dream, you work hard for it. And then magdasal ka. Pero ang pagsuko ay sadyang wala sa bokabularyo niya. Muli niyang pinaghandaan ang bar exam nitong 2023. Pagkatapos ng refresher course, sabi ko, Lord, kukuha ako ng bar exam ulit. Last ko na itong kuha. Itotodo ko na lahat ng asset ko. So nangutang na naman ako. At pag-file ko ng petition ko, dasal ka agad ako. Dasal lagi sa Quiapo. Sa pagkakataon na to, magkasamang dasal at determinasyon na naging sandata niya. Kaya ang resulta... Sa pang-apat na subok niya sa bar ay nakamit na rin niya ang kanyang matagal nang pangarap. Nakakakilabot na eksena nang bumuhos ang kanyang emosyon matapos ang halos isang dekadang paulit-ulit na pagkuha ng bar exam. Pagtingin ko sa taas, nakita ko pangalan ko, Ducat, Adrian, Paliasgon. So yung pag ganun pa ako, sabi ko, ano ba totoo ba to? Nagdilim na yung nagdilim yung paligid ng pangalan ko. Yung pangalan ko na nakikita ko sa sina. Yung lahat ng bigat ng tatlong beses akong kumuha. Yung pera, yung lost opportunities, yung mandulumo yung mukha ng mga tao. Nawala yun. Tapos yun na, napaiyak na ako nung hindi ako makapaniwala nun. Wala akong... Sino ba na ay, siyempre pumunta muna ako sa Quiapo. Yun ang yun sa Quiapo, nagdasal ako doon, nagpasal, lumuhod talaga ako doon. Parang nasa gitna yata ako nun, hindi ko na alam lang, umiiyak na ako nun. At sa wakas, nakatutuwang sabihin na si Sarhento ay isa na ring certified abogado. Nung unang beses na may tumawag sa iyong attorney, anong naramdaman mo? Nahiya ako. Lahat ng paghihirap ay nagbunga, lahat ng luha napalitan ng saya, at ang kanyang ina, walang mapaglagyan ng kagalakan. Naiiyak. Kasi ambisyon niya talaga. Hindi siya tumitigil. Kahit pag inakapos na ng pera, ganyan, nagbibigayan kami. Ma'am, meron ka ba niyang kapos ako? Sabi ko, sige, meron ako dito. Proud na proud ako. Kaya sabi ko, natupan niya yung pangarap niya. Sabi ko, para, kumbaga, stable na siya. Alam niyang sa bagong titulong nadagdag sa kanyang pangalan, kaakibat nito ang karagdagang responsibilidad na gamitin ito sa kabutihan. Ang sabi, ang dinagay yung dinadasala, Panginoon, pag itong titulo ninyo, ibinigay niyo po sa akin yung pagkakataon maging abogado, gagamitin ko to para tumulong sa mga nangangailangan. Sa paulit-ulit na pagbagsak at muling pagbangon, naihanda na niya ang sarili para sa mga hamon ng pagiging isang ganap na abogado. Ang payo niya sa mga susunod na susubok kumuha ng law, humingi ka ng patnubay sa Panginoon. Pag may problema, huwag kang susuko. Kung ano yung meron ka, hanggat buhay ka, may pag-asa ka eh. Kasi pag ikaw umayaw ka na, yun yung time na talo ka na. Huwag sukuhan yung problema. Labanan mo, tapos magdasal ka. And then along the way, bibigyan ka ng Diyos ng mga tao na pwedeng tumulong sa'yo para makuha mo yung gusto mo.